Mga Tomasino, hinikayat na tularan ng servant leadership ni dating DILG Secretary Jesse Robredo. Binigyang diin ni Camarines Sur 3rd District Representative Gabriel Bordado ang kahalagahan ng partisipasyon ng mga mamamayan sa gobyerno. Ayon kay Bordado, ito ang pamana ng pumanaw na dating Naga City Mayor at Department of Interior and Local Government Secretary Jesse Robredo. Nanungkulan si Robredo bilang mayor ng Naga City sa loob ng 2 dekada at nagsilbi bilang DILG Secretary mula 2010 hanggang 2012 nang bawian siya ng buhay sa isang plane crash sa Masbate City. Kauna-unahang transnasyonal na doktorado sa arkitektura, ilulunsad. Ilulunsad ng universidad ang kauna-unahang transnasyonal na doktorado sa arkitektura sa bansa bilang double degree sa UST at sa University of Reading sa United Kingdom sa susunod na akademikong taon. Nabuo ang doktorado mula sa pagtutulungan ng Commission on Higher Education at British Council, isang pandaigdigang organisasyon sa United Kingdom para sa edukasyon at kultural na relasyon upang ipakilala ang transnasyonal na mga programang pang-edukasyon sa bansa. Ayon kay Marilu Madruño, dekano ng Graduate School, nakatakdang buksan ng programa sa susunod na akademikong taon. Presidente ng Artlet Student Council, mananatili sa pwesto. Nagdesisyong manatili bilang presidente ng Faculty of Arts and Letters Student Council si Raymark Simbulan sa kabila ng mga natamong injury sa kanyang pakikipagtuo sa depresyon. Opisyal na nag-enroll sa kanyang ika-apat na taon sa UST si Simbulan nang pahintulutan ng kanyang mga doktor matapos ang isang matagumpay na spinal surgery. Nagtamo si Simbulan ng dislocated knee, broken hip at spine injury mula sa pagtalon sa 17th floor ng kanyang condominium noong 28 ng Hulyo. Mga profesor ng journalism, binatikos ang mababang pamantayan ng Malacanang para sa mga bloggers. Binalaan ng veteranong journalist na si Nestor Quartero ang Presidential Communications Office sa mababang pamantayang inilatag para sa mga nagnanais i-cover ang mga event ni Pangulong Rodrigo Duterte. Wika naman ni Danilo Arau, profesor sa journalism sa Universidad ng Pilipinas. Maaring maging bangungot ito sa palasyo kung hindi sisiguraduhin ni sapat na training ang mga bibigyan ng accreditation. Nilagdaan ni PCOO Secretary Martin Andanar ang social media accreditation order noong 8 Agosto na pinapayagan ng kahit sinong netizen na 18 taong gulang pataas at may 5,000 followers sa social media accounts na makapag-cover ng mga presidential events. Dating UAAP Badminton MVP, hinirang na bagong coach ng Golden Shuttlers. Magsisilbi bilang bagong head coach ng badminton team ng UST na Golden Shuttlers ang dating most valuable player ng badminton noong season 67 ng UAAP na si Ricky Bartolome. Nais ni Bartolome na mapasama muli sa Final Four ang Golden Shuttlers matapos mabigo ang koponan na makuha ito sa nakalipas na 5 taon. Naging assistant coach ng Golden Shuttlers si Bartolome ng 1 dekada bago niya pinalitan si Noli Cajefe na nagsilbi bilang head coach simula noong 2000.